yun, kailangan ma-secure itong mid lane, sabi ng ating red side. Ay, Papi! Pumasok pa naman, tabing po! At doon eh, tatino! Ispan! Sa kayong Nuyi, tumpa yung Esmeralda, may isusunod pa yata ang kuya mo siya. So, ayan, nagbabalik ako ulit para sa ating second game for today, mga kaibigan. At eto na nga ang ating second series. We have P3B Esports versus Dark Horse. And Dark Horse, P3B Esports, galing pa to ng Basud, mga kaibigan. This is a group from Basud. Wait lang, wait lang. Oh, okay, so baka nagkausap at nagkasundo na yung dalawang team na hindi na sila magbaban ng hero. Yung second phase banning siguro. Nagban ha? Nagban dito ang ano ha? So ito, pasok na tayo sa ating Land of Dawn, mga kaibigan. Andito na yung ating laban. P3B Esports versus Dark Horse. At syempre, yung naririnig nyo kanina, background music, galing yan kay Mark Grecia. Proud ako, kaibigan ko si Mark. Ano yan? Tawag dito, kabatch natin, mga kaibigan, no? Kung kabatch ko kayo, kabatch nyo yan. Pero Wild Rift na me. Sabi ni Arvin Abitan Ramos. Shoutout kay Shairo Milla Flor. Pero ito, pakilala muna natin, on the blue side, we have Kenneth Ting the Roger. Tokyo naman sa kanyang back siya. BB Rose C playing the Esmeralda. Cools naman sa kanyang Luoyi. Johnny playing the Hylos. On the other side, we have Deso Ice Papi playing the Alice. Sensei naman sa kanyang Selena. Calypso playing the Glue. Pi naman with a Ling. And syempre Kasam with this Benedetta na nakikita naman natin ngayon na nag-a-advance na dito or nagka-cut na ng lanes kaagad near the third turret. On the middle lane, we have Sensei and Calypso. Sensei, sa mga di nakakalam, is the top one Selena come Norte, mga kaibigan. Pero ito, water rotation coming from Kasam. He will take down Hylos. And ito na nga, yung ating an eye for an eye to get out of that skirmish onto the red buff. Shoutout syempre kay Jester sa Alawiho Finest. And syempre sa lahat ng nanonood ngayon. Again, I'm encouraging you to share the live stream and support CNESL. And syempre, pag mas marami yung ating engagement with the viewers and engagement with our sponsors, mas lalaki tong event na to. Ano? Mas marami pa yung mga tournaments at syempre mas may encourage pa natin ang Camarines Norte at yung mga business dito to support what we are doing. Pero ito nakita natin ngayon, Tupin will take one, Roger will go down, Selena dito makakatakas pa nga with that slide out, with the flicker out pa nga, and the Abyssal Arrow will not hit. Pero okay lang yun dahil 2-1 exchange yung naganap dito onto the middle lane. We have almost 80 gold or 800 gold lead para sa side ngayon ng Dark Horse. And now the turtle is up and the rotation coming from Kasam just cutting the lanes on the top lane, mga kaibigan. Malaking tulong yun nandito. It helps the Benedetta to rotate fast onto the middle lane and to help his teammates doon sa may middle lane. At eto na nga ngayon, Blue and Kasam ngayon nangungulit. Iikot dito si parin Tokyo. And now, si Kenneth dito nahihirapan na kuhain yung purple buff again with the threat coming from the side of Dark Horse here. Let's see kung ano nagaganap ngayon. Kasam dito trying to kill the Baksha. Baksha has no ultimate dahil nagamit niya na Vengeance activated. But Kasam will survive pero nahuli pa nga ng isang minion. And now Calypso is trying to go in. Wala pa yung kanyang ultimate dito. And now Sensei papasok ang bab. Pero Polystarmon will hit two heroes. And now the Roger Tempest of Blades coming from the Ling. Makakatakas pa kaya. And that will be the Lycan Bounce. Nako po, Dark Horse dito. Eh, nangingitim na o nagdidilim yung kanilang paningin dahil nahihirapan silang i-contest dito yung kanilang turtle. Kasam will try to help Sensei dito. Nakapwesto sa may kaliwa. Again, Capso wala pa siya. Calypso wala pa siya. Ultimate. And that will be an easy turtle para kay Pete sa P3B Esports. Now, Alecto Final Bow will be used to pin dito to getting that orange buff, mga kaibigan. Calypso is getting chased by the Baksha. And Roger, umaabante na rin dito. Dark Horse is getting pressured by the side of P3B Esports. They have the lead in terms of gold. But the momentum right now is going into the side of the P3B Esports. Now, let's see. Eto, balik tayo dito sa ating laro. Yun, ang ganda bugbugan na naman dito sa ating bot lane.
Alice facing the Esmeralda. Pero kita natin na tamang ano lang, bigayan lang ng damage dito. Pero ang aga ng mga clashes na nangyayari, ang agang pukpukan, ang agang bugbugan with that 3-3 score kagad nangyayari dito. Sa nato pero Abyssal Arrow hindi tumama at titingnan natin kung magkakaroon ng isang magandang bakbakan dito, pero si Alice mukhang maiipit at mukhang siya ang umipit doon. Pero eto na nga glue ang nangaharap talaga at yung ating top 1 si Lina, ganun parang ginagawa. Well, the Roger securing the buff and Kasam, ang tamang trabaho lang dito sa may bandang taas, wala siyang na ano dito kayaman. Pero si Tokyo hindi niya papayagan, nagawin lang ni Benedetta ang kanyang trabaho. Pero dito sa may bandang middle lane, Alice together with Selena, papakula na Abyssal Arrow pero hindi ito matama. Samantalang kuha lang ng stock dito si Ice Puppy. Dito naman yun, mukhang mahuhuli si Ice Puppy dito. Dito ng Lycan from Glorious Pathway nilatag pero wala nangyari. Maka-out lang doon nang madali yung ating Alice. Subalit dito sa may bandang bottom lane, nabigyan yung Esmeralda facing the three heroes. Pero ito, naipit na naman, nabigyan yung ating Claude's bagsak sa kamay ng ating Roger. Pero si Ling, mag-out na lang. Pero Abyssal Arrow, tumama. Subalit tatlong hero yung kanya nakakaharap dito. Kaya medyo nahihirapan with a 4-4 score. At in terms of gold, hindi po ganun nagkakalayo ang ating laro. Pero shoutout muna yung sa mga nanonood sa ating Team Fairview and Team Southwoods na laging nakatutok sa ating laro. Pero dito may tinamaan na naman ang pana, ang kulit. Grabe nung ating Selena, bigay na naman ng araw pero mukhang maiipit yung ating Benedetta. Tuloy pa rin ang labanan, harasan ng 3 heroes yung kanya kinakatapat dito, samantalang yung back siya mapapa-out kasi bumababa na yung kanyang buhay. Yung red team nakaposisyon na sa may third tile, Abyssal Arrow pinapakawalan. Mama. Pero hindi tumatama. Pero ito mukhang may mabibigyan dito yung ating Louie, bagsak sa ating labanan. Yung Hylos mukhang mag-audition, nasa ng kunat mo. Pero ito kagad yung back siya, kasa mukhang na nababa. Pero yung ating turtle na secure Glorious Pathway inilatag na with us ang Temples of Blade. Eto na kung sinong mabibigyan yan. Wala, hindi tumatama yung ating banan ng Selena. Pero eto, pumasok yung ating Ling. Pero magdi-disengage na lang kasi walang nangyari masyadong bugbugan dun sa ating clash na yon. Oh, pero habang lahat ay tahimik na nag-aaway dito sa ating full buff, we have at the bottom lane Ice Puppy on that Alice getting so much farm. At the same time, yung stack naiipo na rin dito. Wait lang pa rin, Kim. Ang labo talaga. Oo nga. Ba't nag-blur? Napansin ko nga rin. Naging Japanese yung ating ano dito. Yung ating... Kureta na. Sa may middle lane, nagkakakulit na dito ang side ng Dark Horse at P3B Esports. And now, we have Kasam dito. Ginamit yung kanyang Electo Final Blow. Dark Horse are making a move on to the top lane. Abyssal Arrow hindi tumama. And parang Kibi, ano ata, restream kaya, restart stream ata tayo dito sa Discord. Oo, oh, yun na lang yung pinakasagot dito. Blue team turret has been destroyed. Pero eto, samantalang habang malabo. Shoutout muna tayo sa lahat ng nanonood. Shoutout sa Pete, kay Jesse Francisco Camba, kay Elber Belen. Shoutout daw kay Kim. Happy belated happy birthday sa'yo. Pareng, pero eto, ito, pero ayun, ganito pa rin. Pero maintindihan ko na kahit papano, no? Ling and Benedetta making a move here at sa may top lane ngayon. Alice hindi pa rin umaalis dun sa may lane niya, sa may baba. Pero papunta na siya dito sa may middle lane para tulungan yung mga kasama niya. At syempre, i-take advantage na yung kanyang nakuhang farm onto the bottom lane. They are now trying to push the middle lane at the bottom lane. We have Esmeralda getting initiated by the Ling and Tupin will take down the Esmeralda. Now, Johnny, dito papasok pa kaya. Nasaan yung Tempest of Blades? The cooldown. Pero Tupin makakatakas with the Pinch Boys out dun sa may taas naman ngayon. Electa Final Blow will be used pero Vengeance has been activated dito sa isang back siya. Mabubuhay pa kaya pero mukhang papatay pa na dalawa dito si Tokyo and the Selena nakatakas pa. And huling-huli ni Kasam dito ang ating back siya sa may top. All lanes are getting pressure by the side of Dark Horse Esports. Sa Abyssal Arrow will hit the Hylos and will stop the Hylos from defending the top turret. Other middle lane, we have the Alice and Glue trying to go in. Pumasok na nga si Calypso dito but is taking some damage from the turret. Hindi niya na rin nilabas kasi alanganin na. Oh, at eto na nga, kaya naman nakaposisyon kagad yung ating Ling dito sa ating turtle. Samantalang
sa high loss. Pipili din niya yung contest dito pero sinusubukan siya ni Jasam itumba at yun ang high loss goal ngayon. Glorious pathway nilatag na pero kulang yan. Pinas kaagad yung ating high loss dito. Ang ganda naman ng pasok Esmeralda. Mukhang may mabibigyan. Eto may isusunod yata yung Roger natin. Bagsak sa kamay ng Alice at ang Bisal Arrow tumama. Pero titingnan natin ang kamot na ibinibigay pero mukhang unang mababagsak yung Esmeralda. Pero yung Louie natin ang anganib dito sa kamay ng ating Selena. Pinasok na dito yung Esmeralda at mapapa-out yung ating Ling. Ang gandang habulan pero at least hindi nagkaroon ng bigayan, hindi nagkaroon ng maayos sa patayan. 9-5 yung ating score dito in favor of Red Side. Tama ka dyan. Pero ito, shoutout sa yung Mark Panaga from Adonis Esports. Nabigyan kayo ng dream pero ayun, may walang problema, may tatlo pa kayong laban. Ano? Let's see kung ano nangyayari ngayon. 5-9 lamang dito ng 4 kills ng Dark Horse ngayon. 5k gold lead ng kanilang kalamangan in terms of gold. And syempre, let's see, dahil si Kasam is making a move, trying to check that bush. Makikita niya dito yung Esmeralda. Now, Kasam is having a 1v5 situation here. Pero I like to final blow para makatakas. Grabe, pinagpa-fruit ninja dito yung Loi. And now, Alice will go in. Stunning two heroes. Falling Star will be used. Abyssal Arrow, tatama kay Esmeralda. Pero mabilis lang yung kanyang stun. And now, Ice Papi will take down. Back siya dito. And now, sino to? Si Calypso. Going low, mga kaibigan. It's a 2v3 situation. Parating pala ngayon si Kasam. And si Tupin hindi na tumutulong. That will be a double kill para kay Ice Papi, mga kaibigan. And that will be a 3 heroes downside of P3B Esports. Lumamang sila doon sa team fight na yon. And giving Dark Horse more advantage on this game, parang game. Oo, kaya ito natin, huwag mong papahawakin talaga ng Alice si Ice Papi. Grabe yung inaano niya, control na control niya. Alam na alam niya kung anong gagawin sa paggamit ng Alice. Pero ito ngayong Abyssal Arrow na pinapakawalan pa rin. Pero yung Lin tuloy lang sa pagtatrabaho sa may bottom lane. Pero ito magkakabigyan. 4 heroes facing 2 heroes. Pero Esmeralda tinalon si Ice Papi. Abyssal Arrow hindi tumama. Sayang. Pero eto na yata yung hinihintay rin ng ating red side para maitulak yung tower dito sa may bandang mid lane. At titingnan natin kung paano de-depensahan ito ng ating blue side. Pero yun, kailangan ma-secure itong mid lane. Sabi ng ating red side, ay, Papi, pumasok pa naman. At taming po. At dulit at ino. Saka yung Louie. Tumpa yung Esmeralda. May isusunod pa yata. Kuya mo, kanino, Papa. Dare, tira. At eto na ang agang laro. Tempest of Flames. Inilatag na rin. At the game 1 secured kagad. Ang gandang pukpukan. Pressure. Walang katapusang clash yung nangyari dito. Tama ka dyan. And maganda yung nangyari dito coming from Kasam and Ice Papi, no? Yung kanilang pressure na pinuput dito sa P3B Esports, nahihirapan mag-react kasi sobrang aggressive.